Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, breaking news. Finally, live na nga yung Wild Forest Play to Airdrop Season 2 at papaldu lahat ng makakapasok nga sa top ranks dito nga sa Play to Airdrop Season 2 ni Wild Forest kasi nga finally, marirelease na rin ang WF token soon. So for now, mag-iipon lang muna tayo ng WF. Maglalaro lang muna tayo ng Wild Forest para nga at least pag nakapasok tayo sa top ranks ay makakakuha nga tayo ng maraming WF at eventually, ibebenta natin yan. At eventually, gagawin natin ano yan, no? Real life currency para nga paldo na naman ng mga kaibigan natin. So if you are interested in this video, make sure to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like and make sure to follow me on my Facebook page. Okay, so here we go guys, no? So finally, if pinanonood mo to, live na ang Play to Airdrop Season 2 at grabe hype na nga ang mga people, nagwawala na in-game, grabe ang daming battles na nangyayari nga ngayon. So congratulations to the team of Wild Forest for having a successful launch, no? Ito ang tanong na madlang people, mapalumang player, mapabagong player at dun sa mga maglalaro pa lang, ano ba ang mechanics after Aftermath TV? Ito na ang overview ng Play to Airdrop Season 2 para nga alam nyo na ang discarding nyo going forward. So make sure to listen, make sure to watch, make sure to subscribe to Aftermath TV. So ngayon, dun sa mga nakalaro ng Season 1 Play to Airdrop, same pa rin, no? We complete quests, we earn honor points. Yung honor points dun sa mga bago dito, yun ang pinaka-importante kasi the higher your honor points, the higher your rank on the leaderboards, the higher the rewards that you can potentially acquire nga. Siyempre, no, ang first question, no, Aftermath TV, paano ba magkakaroon ng honor points? So sinabi ko na nga yun, by completing quest or game achievements nga, at dito papasok yung photo nga na to. So dun sa mga naglaro sa Season 1, familiar kayo dito, so all you have to do is accomplish these achievements or quests, and then magkakaroon nga kayo ng honor points. Nakita nyo naman yung trophy dito sa baba. So yun nga yung magiging basis nun. So for example, one good example here is the leagues, no? Pinakamadali ito. So pag nakarating ka ng League 3, magkakaroon ka ng plus 1,000 honor points. Pag nakarating ka ng League 5, you have plus 2,000 nga. So again guys, make sure to rank up higher nga. And syempre, pag nagpapalevel up din kayo ng units, ayan, kita nyo naman, no? 10 times, for example, nagpalevel up kayo ng units, plus 750 honor points. So again guys, no? Magkakaroon ng isang malupit, no, na battle dito in terms of pataasan nga ng points. So once again guys, good luck and make sure to earn a lot of honor points para pasok kayo sa top ranks at magkaroon kayo ng maraming WF token nga. Okay, so now we proceed, no, types of quests. So dun sa mga naglaro sa Season 1, alam nyo na to, these quests involve activities such as advancing leagues, that's number 1, leveling up units, that's number 2, and progressing the battle pass, which again guys, napakadali niyan. All you have to do is play, complete the quest, complete the task, and make sure to win games para nga at least magkaroon kayo ng additional na honor points. And of course, yung social quest, ito bago to, no guys, no, breaking news to. Kasi nga, magkakaroon ng social activity quest ngayon sa Wild Forest where there is a referral system. So ulitin ko guys, referral system to. All you have to do is invite your friends and then potentially magkakaroon kayo ng additional honor points. So this is new, no? This is something new, no, compared dun sa Season 1. And then you also have the NFT achievements nga. Additional honor points are available for Lord holders. So congratulations sa mga Lord holders dyan. Lord stakers, syempre yung mga nag-stake dyan, bigger rewards daw. And collecting skins, so congratulations sa mga paldo. Yung mga nangolekta ng skins dyan, paldo na naman kay kaibigan. So congratulations. And of course, we do have the arcade daily leaderboard. So this is also something new. So aside dun sa mga nabanggit na ni Aftermath TV, magkakaroon sila ng arcade daily leaderboard. All you have to do is play arcade and then every day try nyong manalo ng manalo. Kasi nga as you can see here, win battles nga daw in arcade mode. Plus 2 points for a win, minus 1 for a loss. So meaning, better na syempre dapat panalo. Kaya gagalingan nyo dapat. Kasi pag natalo kayo, minus 1 point nga. So yung mga magta-top 1,000 nga daw on the daily leaderboard, para hindi kayo malito, basta makapasok kayo sa top 1,000 on the daily leaderboard ng arcade, magkakaroon din kayo ng honor points daily. So that's another way to boost your honor points, no? So again guys, marami ng ways on how you can acquire honor points. In summary, uulitin natin, you have the in-game quest, all you have to do is finish the quest every day, make sure malinis. You have the social quest, make sure to invite your friends. Referral system, pag may na-invite kayo at qualified sila, meron silang natapos ng certain tasks and then magkakaroon kayo ng additional honor points. NFT achievements, of course, by holding lords, yung NFT, the most rare NFT sa Wild Forest, meron kayo by staking that lord, and of course by collecting skins, meron kayong points, okay?
Tapos at the same time, itong Arcade Daily Leaderboard, additional way to on how you can boost your honor points nga, okay? So ito na yung new referral system, no? So as you can see here, for example, nakapag-invite ka ng certain number of friends, mga 6, ganyan, meron kang additional na plus 300 honor points. Example lang yun, okay? So this is one way on how you can boost your points again. Tapos sa promo codes, of course, you can invite your friends using promo codes. And nga, for every friend joined, you will get honor points reward. So yung referral code ni Aftermath TV, nasa baba lang po yan, nasa description ng video po na yan. So make sure to support Aftermath TV and use my referral code. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina, basta mag-qualify yung friend nyo or yung kakilala nyo. Ito, for example, no? Reaching 500 rating. So pag naka-reach siya ng 500 rating, meaning naglaro siya, nanalo siya, naka-accomplish siya ng task, then that's the only time makikredit yung points sa'yo. Okay, then may cap yun, no? 30 new invites. So pag naka-30 kayo, okay lang naman yan, basta additional points to or honor points. So importante lang maka-invite kayo ng marami, up to 30, and then magkakaroon nga kayo ng honor points. Okay? Then you have the NFT achievements. So pag-usapan na natin to sa mga lord holders. So as you can see here, meron kang rare, then automatic. Pag naka-stake yan, you have 1,500 honor points. So napakalaki nun, no? Congratulations dun sa mga may lord dyan at paldo na naman kay kaibigan, okay? Tapos owning skins nga, nabanggit ko na kanina. So kung may mga skins kayo, congratulations. Makikita natin yan as soon as live na ngayong game, okay? So make sure to have your Ronin wallet connected to your Sky Mavis account. That's very important para makuha nyo yung mga points or rewards if ever. Tapos sa 2.5% of the total WF tokens nga daw to reward the top 8,000 players. Oh my God, guys, top 8,000 players and an additional 2,000 random eligible participants nga. So congratulations in advance to all those who will reach top 8,000. Meron kayong share dun sa 2.5% nga. But syempre, the higher you go or the higher you reach, the higher the rewards, I am assuming, no? Okay, so we are committed to ensuring a fair and fun experience for all players. Any attempts to manipulate in-game progress using bots, win trading, or other means may result in a ban from the program. So mag-ingat kayo, keep it clean, guys. Tapos you can always report naman kung may ma-encounter kayo mga problems sa kanilang customer support channel sa Discord, okay? So again, guys, good luck sa mga sasali. And ano ba ang final thoughts ni Aftermath TV dito? Well, guys, this is going to be an exciting season kasi nga 8,000, no? Ang mananalo at 2,000 random players ang also makakapasok at makaka-receive ng WF. And I'm sure pag nagkaroon kayo ng WF, paldo na naman kayo kaibigan. So dun sa mga free-to-play player, you can try this one. Not financial advice, pero pag nakapasok kayo, then magkakaroon kayo automatic ng rewards and potentially paldo kayo. Si Aftermath TV, we will participate. We will try our best makapasok sa top 8,000 para paldo din si Aftermath TV. So once again, guys, no, good luck, and I do hope nakapagbigay ng value tong video na sa inyo lahat. So once again, guys, good luck, good luck, good luck sa Play to Airdrop Season 2 ni Wild Forest. I'll see you in the battlefield. Don't forget to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like and make sure, no, to follow my Facebook page. I'll see you all in the next content. Bye-bye.